Previously on the Bible. Joshua, we have new laws. You must take the land promised to Abraham. Joshua! We must take Jericho. It's all that stands between us and the promised land. The Lord parted the waters for Moses. For you, he will split rock. We obey the Lord! Anything is possible! What God wants you to do, Samson, your duty is to drive the Philistines away. God is with me, Delilah. Come home. My God will take away all my strength. Your God has deserted you. No. He wants me to destroy you all! What do you want? A king. A king? Who will speak to the Lord after you? Who will lead us against the Philistines? Saul, I anoint you the first king of Israel. May I, as God's prophet, help you in any way I can. Handa na ba mga kawal? Handa na sila. Nasaan na si Samuel? Dapat naririto siya. Kailangan natin mag-alay bago tayo lumaban. Hindi na ako makapaghintay. Saul! Patawarin ka sana ng Diyos! Saan ka ba nang galing? 7 araw kami naghihintay. 7 araw, Samuel! Nakahanda na ang makakawal. Isa kang hari. Ipaubaya mo sa akin ang gawain ng propeta. Pahalagaan ba ng Diyos ang alay mo kaysa sa nagbula sa akin? Samuel. Tinuruan ka ng Diyos, Saul. Patayin mo silang lahat. At wala kang ititira. Diyos! Wala kayong ititira kahit isa! Sinunod namin ang mga inutos niya! Ano pala itong mga naririnig kong atungan ng asno? Ano itong umiiyak ng mga kambing at pananagoy ng mga tupa? Maging mga patay na nanagoy! At sino naman itong paganong hari ito? Papasulangin din namin siya mamaya. Kapag sinabi ng Diyos na buhayin, buhayin mo! Kapag sinabi niya patayin! Samuel! Isa kang propeta! Ngunit ako ang iyong hari. Ano man ang binigay ng Diyos, maaari niya itong bawiin. Sinabi pa yan ng Diyos o sinabi mo? Maaari maghari ang mga pinakaapo mo ng higit sa 1,000 taon. Ngunit ngayon, iniwan ka na ng Panginoon. Huwag mo akong tatakutin. Binawi na ng Diyos ang kapangyarihan mo bilang hari. Kailangan niya ng taong nakikinig sa puso niya. Bigyan niyo ako ng alak. Alak po.
Narinig niyo ako? Anak! Opo, mahal na rin. Hindi ako nakapag-isip. Kailangan kong humingi ng tawad kay Samuel. Tawagin niyo si Samuel. Umalis na po siya, kamahalan. Umalis na? Samuel! Sabihin mo, anong pangalan mo? Ako po si David. Ang pangalan ko'y David. Sa kagustuhan niyang pagbigyan ang kanyang mga tauhan, nilabag ni Saul ang Diyos. Kaya inutusan ng Diyos si Samuel na humanap ng bagong hari. Binabasbasan kita, David, na mula sa Bethlehem bilang bagong hari ng Israel. Sa araw na mamatay si Saul, Ama, ano nangyayari? Ano po ba nangyayari sa inyo? Wala naman, anak. Nagtagumpay tayo, Ama. Kailangan ko magpahinga. Wala nang iba. At matulog. Sige na. Panginoon, patawarin mo iyong likod. Patawarin niyo ako, Panginoon ko. Sa loob ng ilang taon, si David ay naging tagapagbantay sa tahanan ni Saul at siyang susunod na hari. Upang bantayan ang lupang ipinangako, kailangan talunin ng mga Israelita ang mga Filisteo. Ngunit wala nang basbas ang Diyos kay Saul. At ngayon, haharapin niya ang pinakamalakas na kawal ng mga Filisteo. Si Goliath. Sa inyong nais lumaban sa akin, mga Israelita! Kung kayo'y manalo, itong mga Filisteo'y magiging alipin nyo. Kung ako'y manalo, kayong lahat ay magiging alipin namin! Kailangan may lumaban sa kanya! Hindi ikaw, Jonathan. Ang kawal na makatalo sa kanya ay magiging mayaman! Wala ni isa man sa mga taga-Israel! Wala ni isa sa mga anak ng Diyos! Akong lalaban. David, hindi ka isang kawal. Isa kang pastol. Tama. Isa akong pastol. Ang ginagawa ko sa mga tupa, gagawin din sa akin ng Diyos. Nasaan ang inyong pananampalataya? Nasaan ang inyong Panginoon? Papatayin ko siya. Kailangan mo ng kalasag. Hindi ko kailangan ng kalasag. Kahit dumaan ako sa kadiliman ng lambak, hindi ako matatakot. Dahil kasama ko'y ikaw. Ang dalamong tungkod, ang umaaliw sa akin. Pinahiram mo ng langis ang aking ulo. Ang inuman ko'y umaapaw. Tiyak ng pag-ibig mo at kabutihan mo isa sa akin habang ako'y nabubuhay.
Ito na ang magdiligma ng Israel! Huwag mong sayangin ang oras ko, bata. Nais mo na bang mamatay? Lalabanan kita! Suot ng damit ng pastol. Niligtas mong kaharian kung mandirigma akong pastol. Sumama ka sa akin, David! Nakiisa si David sa mga kawal ni Saul at nilabanan ng mga Pilisteo sa loob ng mahabang panahon. Siya'y naging mandirigma, naging pinuno, at bayani. Sa kanya. Siya nga agaw sa aking korona. May mga dugo ako sa mata. Nagdudugo na pala ang ulo ko. Akala ko nga mahuhulog ka sa kabayo mo. Nahulog nga ako sa kabayo. May napatay yata akong kalaban nang tumilapon ako. Nakita ko kagad at may paparating pang dalawang David! Sa harapan ko. Lumapit ka sa akin. Ngayon. Ikaw na naman. Ikaw ulit ang aming kampiyon. Nakapatay ka ng 1,000 kaaway. 10,000! Ah, oo nga. 10,000 katao. Tuwan-tuwa ang mga mamamayan natin dahil sa'yo. Binibiyayaan tayo ng Panginoon. Bibigyan kita ng gantimpala. Binibigay ko sa iyo ang aking anak, si Mikal. Marami pong salamat, kamahalan. David, magkapatid na tayo. At bilang kapalit, isang daang ulo ng mga Filisteo. Sangayon ka ba? Isang daang ulo ng mga Filisteo na namatay sa iyong mga kamay. Ama, sapat na ang panganib na sinuot. Paano kung hindi na siya makabalik? Babalik ako.
kung nais ng Diyos. Mahal mo siya bilang kapatid, tama ba? Tama kayo, Ama. Si Abel, natitiyak kong minahal niya rin si Cain. Agawin niya ang kaharian natin. Di mo ba nakikita? Hindi, Ama. Tapat siya sa ating dalawa. Tumahimik ka! Ilang mga handog namin para sa inyo. At ito pa. Mga alaala mula sa katawan nilang lahat. Mula sa 100 kawal? 200. Sinamahan ako ng Diyos. Michal! Ama, sinasanibang kayo ng masamang espiritu. Kung hindi dahil sa kanya, tayo'y naging mga alipin at hindi na kayo ngayon ang hari. At dahil sa kanya, hindi ka magiging hari. Ang inyong ama, ang hari, nais ang kausapin si David. Hindi maaari, mayroon siyang karamdaman. May karamdaman? Ikaw lang ang nagsasabi niyan! Ngayon, malalaman natin! David! Oh, tama. Sabi ko na, tinulungan mo siyang tumakas. Mas nanaisin mo maging reyna kaysa patuloy na maging hari ang sarili mo, ama! Pagtataksilan mo ang sarili mo, kapatid! Ama! Kailangan nyo na magpahinga! Kayo mga sarili ko, manak! Nagtataksil kayong lahat sa akin! David! David! Saan ka mamapunta? Hahanapin pa rin kita! Si Saul ay hinirang na hari upang pagbuklurin ang mga Israelita at palayasin ang mga Filisteo mula sa lupang ipinangako. Ngunit ngayon, naglalakbay siya upang wasakin si David. Mga saserdote! Nais kayong kausapin ang inyong hari! Lumabas kayo! Lumabas na! Dumaan dito si David, tama ba ako? Pinasilong niyo siya. Tahanan ito ng Diyos. Pinasisilong namin ang kanyang mamamayan. Patayin siya. Ang sabi ko, patayin siya! Patayin silang lahat! Ah!
Naglingkod ako sa iyo ng buong tapat, Panginoon. Higit sa kayang gawin ng sino man, ngunit bakit nararamdaman kong hindi pa yun sapat? Kasama ko ang Panginoon Diyos! Narinig niyo ba ang iyong lingkod? Kamahalan. Ikaw pala, David. Bakit nais mo akong patayin gayong wala akong ginawang masama? Maaari kitang patayin. Ngayong wala ka ng laban sa akin. Bakit hindi mo pa ako pinatay? Ang Panginoon ang maghihigante para sa akin. Masasama lang ang gumagawa ng masama. Kaya hindi ko dudungisan ang mga kamay ko. Kahit kailan. Gaganti pa lang ka na Diyos at ikaw ang magiging hari. Kayo ang aking hari. Kapag nakuha mo ang korona ko, papatayin mo ang aking tagapagmana at ililibing mo ang aking hindi pangalan. Hindi gagawin yun. Pangako yan. Hindi. Halika, David. Halika. Uuwi tayo na magkasama. Isa siya sa mga tinalaga. Panginoon na magpapasya sa kanyang kapalaran. Ama! 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 Ang mga kawal ng Filisteo ay nasa kabilang lambak malapit sa Gilboa. Jonathan, malapit lang dito si David. Kung maaari lang, Ama, kalimutan niyo na si David. Ipaglaban niyo ang kaharian. Yun ang tungkulin niyo. Alam ko. Maganda na tayo para lumaban. Sabihin mo sa mga kawal, tutungo tayo sa Gilboa. Aalis tayo na madaling araw.
Anong gagawin natin ngayon? Kunin mo ito. Para sa Israel. Silikod mo! Ang Jerusalem ay naging bayan ni David, ang pinagmumulan ngayon ng kapangyarihan ng mga Israelita at ang bagong simbolo ng pakikipag-isa nila sa Diyos. Ang kahon ng kasunduan! Napakaganda niya upang maging asawa mo, kaibigan. Tama ka. Kamahal. Halika. Ayos lang ba, Uriah? Sa akin, hindi. Kasama ko ang Panginoon. Kamahalan. Ah, Nathan. Tignan mo. Ang templo ko para sa kahon ng Panginoon. Ngayon lang magkakaroon ng kanyang haligi. Nangusap sa akin ng Panginoon kagabi. Nalulugod siya sa ginawa natin. Ang sabi niya, paghaharian ng tahanan ni David ang Israel habang buhay. Tunay tayong pinagpala.
magiging hari ang iyong anak. Anak mo ang magtatayo ng templo. Ng aking templo? Ng templo ng Diyos. Ng templo ng Diyos. Ang walang hanggang kaharian. Salamat sa iyo, Nathan. Kamahalan, sinunod ko po ang utos niyo. Iwan mo kami. Bathsheba. Kamahalan. David. May balita na ba sa aking asawa? Wala. Wala kang dapat alalahanin. Ligtas si Uriah. Natitiyak ko. Kahit na malayo siya sa atin. Upang labanan ng mga kaaway. Ngunit hindi kayo sumama. Hindi na kailangan. Matapang si Uriah at hindi niya ako bibiguin. Tapat ako sa aking asawa. Paano na ang iyong hari? Isa itong pagkakamali. Walang makakaalam nito. Nagdalang tao si Bathsheba at binigo ng piniling hari ng Diyos ang kanyang pinag-uutos. Uriah, mahal kong kaibigan. Kumusta ka? Mabuti naman, kamahalan. Kumusta na ang digmaan? Mabuti naman. Mabuti, mahal na hari. Ang pinuno niyong si Joab, kamusta na siya? Mabuti naman siya. Ang mga kasama mong kawal? Mahuhusay sila. Magaling. Bigyan mo ako ng ulat sa digmaan bukas ng umaga. Tiyak kong nais mo nang makasama ang iyong asawa. Hindi ko pa siya dapat puntahan, mahal na hari. Bakit hindi? Nasa kampo na kapatagan ng aking mga kasama upang maipaglaban. Isa itong banal na digmaan. Maatim ko ba umuwi upang sipingan ng aking asawa? Isa kang mabuting kawal. Ngunit lalaki ka rin. Alam ko yon. Magbabalik ako. Tama yan. Uminom tayo. Anak! Hindi mapilit ni David si Uriah na sumiping kay Bathsheba. Kaya umisip siya ng paraan upang pagtakpan ang ginawa niyang pangangalunyak. Pinunong Joab, ilagay mo si Uriah sa unahan kung saan matindi ang paglalaban at iwanan niyo siya upang mamatay. Lalaki siyang malusog na bata. Oo nga. Anak ko.
Higit tayong pinagpapala. Iniisip mo bang maitatapon mo na lang basta mga ginawa mong lihim? Ginawa mo ang lahat sa pinakatapat mong kawal na si Uriah na dapat ay binigyan mo ng pagkalang. Iginagalang ko siya. Siya nga? Kinuha mo ang asawa niya at hinayaan mo siyang matay. Rupeta! Iniisip mo bang hindi nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay? Kinausap ako ng Panginoon. Magpapadala siya na sakuna sa iyong tahanan dahil sa pagsuway mo sa Panginoong Diyos. Hindi. Hindi! Kukunin niya ang inyong anak. Malalaman natin. Kahit ano po, Panginoon. Ngunit huwag po ang aking anak. Sabihin mo. Sabihin mo ang dapat kong gawin. Noong unang aking asawa, ngayon ang aking anak. Isinumpa tayo, David. Itinalaga ako ng Diyos. At binasbasan niya ako. Higit na mataas ang Diyos kaysa sa isang hari. Sana'y ginawa mo ang kaloob ng Diyos at hindi ang kagustuhan mo. Tapos na, David. Makikita nilang tinalikuran na tayo ng Diyos. Propeta. Kahit naging mahina ka, mahal ka ng Diyos, David. Itiniguyod mo ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Palakasin niyo ang isa't isa. Magkakaroon pa kayo ng isang anak. Ingatan mo yan, Solomon. Hayaan mo siya. Tahanan niya ng Panginoon. At isang araw itatayo niya. Next time on the Bible. Submit to King Nebuchadnezzar! God is bringing disaster from Babylon! The temple's on fire! Everything we fought for is lost. Ben, come behind me! Will we ever return to Jerusalem? Jeremiah promised that one day we would. I will not worship that. I will make them bow. A new king is coming. Cyrus will set us free if the prophecy's right. 1 month without prayer. I cannot go back on my word. It is merely a test of their loyalty. It's a trap for all of us. They want us dead. But God will not abandon us.